Hello everyone and welcome back to Aftermath TV. So for today guys, pag-uusapan natin yung isa na namang untold tactic dito nga sa Pixels. Paano ba pumapaldo ang mga people dito by of course sa playing in the marketplace or dun sa mga traders, no? So ito guys, sasabihin ko sa inyo. Yung ibang mga players dito, they are taking advantage of their experiences sa trading dito nga sa crypto at pumapaldo nga sila ng sunod-sunod, no? Just by trading. Yes guys, narinig nyo ng tama yun. So kailangan lang dito ng konting skills, konting patience, and at the same time kailangan din talaga ng konting experience para nga at least, no, hindi kayo masyadong talo dito nga sa Pixels. Okay, so with that, if you're interested in this video, make sure to subscribe to Aftermath TV and make sure to pump the like, no, so hindi pa tapos sa mga videos natin. Marami pang susunod, no, especially dun nga sa mainit na topic nga ngayon at hinihintay nga natin yung AMA ni Pixels. Okay, so let's go. So pupunta muna tayo sa the box galore mga kapatid at check muna natin kung meron bang binigay na pixel task si nagdalagang Hazel at ilang araw na tayong walang pixels task. At ayan na nga, no, titignan natin kung meron tayo ngayon. Syempre, orders tayo at syempre meron tayong isa construction powder mga kapatid, no. So kunin na natin 'yan at hindi na masama 'yan, dalawang construction powder lang. So ito yung marketplace ni Pixels at dun sa mga bago, syempre alam naman natin na dito ka nga papaldo, especially pag marunong ka nga, no, maglaro dito nga sa marketplace. So medyo mahal ang construction powder, pero okay lang yon, marami naman tayong coins sa ngayon. So ang gagawin natin, i-deliver na natin yan at paldo na naman si Aftermath TV. Okay, so with that, tapunta na tayo dun sa untold tactic dito nga sa Back Galore Marketplace. Okay, let's go. Once again guys, nandito nga tayo sa Pixel Tips and ito na yung go-to ni Aftermath TV for all Pixels related references or mga resources or even if I want to see something or to learn something about Pixels. So dito na tayo nagpupunta lagi. Once again guys, ilalagay ko na lang yung link ng site na to sa description ng video na to para at least, no, hindi na nga kayo mapunta kung saan-saan pa. Alright, so dahil ang topic natin ngayon ay marketplace or market, paano ba Aftermath TV yung sinasabi mo untold tactic sa marketplace at paano ba pumapaldo yung may mga experience nga sa trading? Okay, so itong tactic na to, hindi ito masyado sinishare sa inyong lahat, especially ng mga tao nga na nakakalam. At syempre dadami na naman ng bashers ni Aftermath TV dahil isisiwalat natin yung ginagawa nilang lahat, kasi nga lahat tayo dito guys, no, hopefully pataas, no, hilahan lang pataas at walang manghihila pababa. Okay, so all you have to do is go to Pixel Tips. Okay, isa to sa mga one of the few na mga best sites in terms of Pixels contents nga. So go to market at from here guys, no, especially kung trader ka na before pa, let's say you're trading Bitcoin, Ethereum, XRP, etc, 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 then alam nyo na yung ibig sabihin ni Aftermath TV. So from here, you can basically monitor the movement, no, or the value of each crop or materials or even kahit ano pa yan. So nandito lahat yun, no, makikita nyo dito yon, live siya dito sa Pixels Tip. Okay, so ano ba ibig mo sabihin na Aftermath TV? So sisimplihan na lang natin. So for example mga kapatid, focus muna tayo sa farming kasi alam naman natin na dito sumikat si Pixels. So one good example, punta muna tayo dito kay Scarrot. Okay, so kung makikita nyo si Scarrot guys, meron siyang trend dito, no. So in the last 30 days, kita nyo, ayan, so nag 170 siya, 176, 186 at pumaldo pa nga, no. So nagwa 180-ish nga siya. Okay, but ngayon guys, ang Scarrot natin ay nag to the ground. So since nag to the ground si Scarrot mga kapatid, ayan na nga, no, 103 siya ngayon. So ibig sabihin napakababa niya from of course the last April 1, which is 180 nga siya. So bumagsak siya. Ngayon ano ba ang ginagawa ng mga traders mga kapatid, no? So ganito lang naman yan. Since bagsak ito at bullish sila sa Scarrot, yes, narinig nyo ng tama si Aftermath TV, may mga taong bullish sa Scarrot. Kung bullish ka sa SLP hanggang ngayon, then saludo ako sa'yo. Parang ganun lang yon. So kung bullish ka sa Scarrot, ang ginagawa ng mga traders dito, yung may mga experience, binibili nila yan, nag-hoard sila. Kaya hirap na hirap kayo makabili sa marketplace kasi yung iba dun guys, hindi ko alam kung anong salamangka ang ginagawa nila, pero nabibili nila agad lahat ng Scarrot. Okay? So kaya minsan, hirap na hirap kayo bumili kasi minsan mag-a-appear yon lahat ng available na Scarrot, halimbawa yung mga first 5 to 10 lines, pero hindi pa rin kayo makabili kasi nga inuhoard yun ng kusino man. Okay, ngayon ang ginagawa nila, bumibili sila ng sobrang dami, halimbawa 10,000 Scarrots, no, binibili nila yun, namumuhunan sila, and then ang gagawin nila dito guys is
tatimingan nila to. So pag nag-to-the-moon yung Scarot, for example, kahit tumaas lang yan ng 12, no? So for example, naging ano yan? For example na lang, naging 115 yung Scarot. So automatic, tumubo na sila agad ng 12 coins per Scarot at i-multiply mo yun sa 10,000, palduan na ng mga kaibigan. So ganun ang ginagawa nila. Ngayon, ano ba ang disadvantage nito? Well, to be honest with you mga kapatid, no? Malaki ang risk nito. Pero dun sa mga traders na, alam nyo na, yung talagang mga batikang trader na malakas na talaga yung loob, mga high risk takers, or even yung mga calculated risk takers, ay ganito nga yung ginagawa nila. At marami na nga ang pumaldo sa diskarte na to. So kita nyo ngayon guys, nag-109 na siya real time. Kita nyo, 109 na from 103 kanina. So pataas siya ng pataas. So kung bumili ka ng Scarot at 103 at 109 na ngayon, pag binenta mo yung 10,000 na Scarots na yun, paldo ka na ng mga kaibigan. So all you have to do is kailangan may puhunan ka, just in like in crypto, you need puhunan, no? But again guys, this is not financial advice, no? Kahit pa sabi mong coins lang to, this is still not financial advice. Do your own research and make sure, no, to blame no one but yourself, kasi nga ikaw yung nag-take ng risk. Okay, so balik tayo sa market guys, isa pang example. So for example, punta tayo kay Astrocactus, babies. Alright, so kita nyo naman dito, umabot siya ng 281, paldo na naman si Astrocactus, babies. And right now guys, 145 ang kanyang current market price. At yung ibang mga traders ngayon ay nag-hoard. Okay, nag-hoard sila. Kasi nga, ulitin ko, kahit mag 160 lang tong Scarot, alimbawa lang, assuming mag 160 siya today, palduan na ng mga kaibigan. So ang gagawin ng iba ulit, mag-hoard sila 1,000 pieces, 2,000 pieces, 3,000 pieces, hanggang sa maghihintay lang silang tumaas yan at palduan na ng mga kaibigan pag ganun ang ginawa mo. So easy coin siya guys. So ganun yung ginagawa ng iba. Again, hindi ito sinasabi sa inyo ng ibang player sa Pixels, kasi nga ayaw nilang malaman nyo to, kasi nga masisira yung market. Pag lahat kayo gagawin to, masisira yung market. Pero ako lang ha, personally, hindi naman talaga siguro ganun kalaki magiging impact, kasi hindi naman tayo lahat maraming coins. Like sa Aftermath TV, hindi naman tayo makakabilang 10,000 Astrocactus baby. Siguro pa isa-isang 1,000 pwede. Diba? Pero yung ganun karami, hindi. Pero believe it or not guys, meron talaga dito million-million ng coins at kaya talaga nilang mamuhunan. So kita nyo yun, no? Habang pumuputak si Aftermath TV dito, nag 145 agad si Astrocactus baby. So kung bumili tayo ng 10,000 at 140, tumubo tayo agad ng 5 coins guys. So ibig sabihin, kung bumili ka ng 10,140 per Astrocactus babies, pag binenta mo yung 10,000 na yun at 145, paldo ka agad kaibigan. So ganun siya kalupet guys, no? Ganun siya katindi, kaya nga ang daming paldong traders dito nga sa Pixels, okay? Okay, so ano ba ang final thoughts ni Aftermath TV? Pag ubos ang energy mo, pag wala ka ng matanim, naghihintay ka sa pump, delay, torback, pusik-pusik mo, then you can also play sa marketplace ni Pixels. Pero again guys, high risk ito, so be careful. No? Si Aftermath TV, kung tatanungin nyo, naggaganito ba tayo? Well, yes. Kaya lang since wala nga tayong time, nagtatrabaho tayo, hindi ko matutukan, kasi guys, if gagawin mo to, kailangan mo siyang tutukan. Okay, kasi malaki din ang chance matalo ka, pero kung alam mo naman yung ginagawa mo, ang dami na talagang pumaldo dito, okay? So sana nakatulong tong video na to, at let me know kung papaldo ka rin at ginagawa mo to at pumaldo ka na nga. So let Aftermath TV know sa comment, no, sa baba. So maraming salamat po sa mga genuine supporters ni Aftermath TV. Make sure to subscribe to Aftermath TV and make sure to pump the like, and I'll see you all in the next content. Bye-bye.